Hi guys! Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako gumawa ng paper box na pwede mo siyang lagyan ng buto ng mga isda, mga manok pag kumain kayo, or mga pirasong mga papel po na ayaw niya na po. So, ito, i-demonstrate ko po sa inyo kung paano ko gagawin. So, lagi kong ginagamit yung mga old magazine, katulad nito. Ito, so, isang pirasong ano siya, na magazine. So, ipo-fold ko siya into two. So, ipo-fold ko ulit. Ito na po siya, guys. So, dito guys, nakikita nyo yung center. So, gagawa tayo ng dito sa center, parang triangle siya. Half na triangle. And then, sa kabila din. Laging tatandaan dito guys yung center. So, ito guys yung labasan. At i-open natin. So, ito na. Ito yung labas. So, laging tatandaan yung center. Diba? Dito yung center. So, mula dito. Triangle. So, dito muna sa baba. Saka dito. At ito yung itaas. Guys, tingnan nyo. Ito yung ano niya. Yung sa loob dito. So, mula dito, tingnan nyo. I. Ganun lang natin. So, ganyan. So, naging triangle na siya, di ba? So, yung gawin natin, di ba, makikita nyo yung center naman dito, oh. Yung center. So, at dito din. So, mula dito, ititiklop natin hanggang sa center dito. Ganyan siya. So, ito din, ganun din sa kabila. Hanggang sa center. Tiklop natin. At ito din, sa kabila, ganun din. Ayan. At, yung sa kabila pa ulit. So, ganito na siya, guys. Yung dito, makikita natin, tingnan nyo, dito, at saka dito. So, dito guys, mula dito, oh, i-tiklop natin. Ayan. At, ganun din, sa kapila, i-fold natin. So, ayan. At dito sa loob, guys, makikita nyo ito, oh. I-clip natin dito sa loob. I-clip natin dito, ito. Ito, i-clip natin dito. And dito din. Kabila. Same lang din, guys. I-clip natin. At ganito din sa kapila. Parang both sides lang guys yung paggawa. At i-clip din natin.
Ito na po siya. Ito na po siya, guys. So, i-open natin. Magiging box siya. Guys, ganito na po siya, guys. Box na po siya. So, thanks for watching, guys. Sana mayroon kayong natutunan. Like katulad nito. Pag nagsusulat tayo sa table, ayaw na natin pag ginaganito natin. Hindi natin ilagay dyan. O yung gulay, yung dahon ng gulay na hindi na pwede lutuin, lagay din natin ito sa loob. So, pag natapos yan, ito na lang yung itatapos.